I will be in Manila next month thanks to my producer Mr. Wilbert. Smile, smile, smile. Other nationalities also come. No. Ay, sandito si Mother, so come to see you. No. Okay, lahat kumpol, kumpol. I want this home for I live and my office. You can pay, help me, eight million, 8 million, เท่านั้นเอง. Okay. Hello everyone, my name is Wilbert Tolentino, ex-manager ni Mother Sitang at ex-producer din po ako at the same time. So, nandito po ako para magbigay ng statement para malaman po ninyong lahat kung ano po nangyari sa Mother Sitang at sa akin po. So, ito po yung totoong storya na pinagdaanan namin sa Thailand. Pagdating namin po sa airport, pagdating namin sa Thailand, nag-FB live ako kasi masaya ako na nakita ko siya ulit. At syempre, makita man lang madlang people na for second contract na po ang signing po namin sa endorsement with the cause. Kung ano po yung project na kinaklose deal ko ay para sa kanya po. At ginawa ko po yung kontrata ay pabor po para kay Mother Sitang. It so happened, pina-off niya po sa akin yung FB Live para mag-demand po sa akin yung 20 million baht kung ano po yung na-receive namin na message na wala naman kami pinagkasunduan. Tapos hinihingihan po sa akin yung passport. So, during that night, it's 11:30 p.m. sa Thailand. So, 12:30 in the morning sa Philippines. Hindi ko ibinigay yung passport dahil wala naman magnonotaryo ng ganitong time. Hindi ko binigay yung passport ko kasi naisip ko baka hindi ibalik sa akin at hingyan ako ng pera. So, with that case na dapat may welcome dinner kami, hindi rin kami natuloy. Parang mainit ang ulo niya, galit siya. So, ang cold ng pagtanggap niya sa amin, mga Pinoy. Tumawag din ako mga Filipino community para, syempre, para maging masaya. Hindi namin akalain na pinasakay kami sa airport bus. Ayun. So, pagsakay po namin doon sa airport bus, pinaalis kami. Hindi namin naintindihan yung sinabi na Thai language na hindi pala namin alam na hindi pala kami aabot doon sa tinitira namin. Pinababa kami sa daanan. So, naglakad kami ng kulang-kulang na 500 meters papuntang sa Don Muang Boutique House kung saan kami unang itutuloy namin. So, pag-arrive namin po doon sa house na pagtutuluyan namin, we feel unsafe. So, we decide na umalis kami doon sa boutique house na yon para mag-transfer kami sa city. Wilbert Tolentino, see light sort now. Okay, you don't love me, you lie. Nag-umpisa ang kanilang usapan. Sige, papayag ako. Basta bigyan mo ako ng 2 million baht. 2 million baht. Ang halaga niyan ay
3.3 million pesos. Bibigay na cash, cold cash, para itatayo sa bahay niya. Kapalit ng kanyang commitment na magbibigay ng kanyang endorso at kanyang paggamit ng kanyang pangalan. Pero nahuli na balitaan ko, yung 2 million, ay yung 2 million ay naging 20 million. Kikita natin sitwasyon dito na isang tao na nag-iisip na siya ay napakalaki at may selling power siya, although karapatan niya na mag-demand. Pero na pag nagdumating doon sa Thailand, bit-bit ang kontrata na sana ay pag-uusapan nila, bigla na lang sinipa si Wilbert Tolentino doon sa Thailand na kung sa ako naman tanungin mo, oo, may karapatan siya na kung ano man ang gusto niya o ayaw niya sa kontrata. Pero yung karapatan niya hanggang doon lamang at magsasabi kung anong gusto niya. Wala siyang karapatan para sipain o pahiyain yung ibang tao kagaya niyan. So sa akin lamang dito, para fair ang lahat, hindi po nagtitake advantage si Mr. Wilbert Tolentino kay Mother Sitang. Bagkus si Mother Sitang ang nagtitake advantage. Kasi ang feeling niya, napakalaki ng ulo niya, na sinasabi niya, ay kaya ko itong hingian ng 20 million baht. Kaya naging 20 million baht na. Siyempre, feeling niya kasi inahabol siya ni Mr. Wilbert Tolentino. Yan ang nangyayari. So ngayon, sa akin naman, aspeto naman sa kontrata, ito po ang klase ng kontrata. Ako'y gumagawa para ikaw ay gagawa sa akin. Ako'y gumagawa para ikaw ay magbabayad sa akin. Ako'y nagbabayad para ikaw ay gumawa sa akin. Ako'y nagbabayad para magbabayad ka rin sa akin. Ganun ang klase ng kontrata. Sa kontratang ito, sasabihin sana ni Mr. Wilbert Tolentino na siya magbibigay para may gagawin si Mother Sitang. Ang tanong, kung magbibigay siya ng 20 million, but ngayon, para kay Mother Sitang, para lamang pumayag sa mga endorso, paano kung mamamatay sa kinabukasan? Saan mapupunta ang 20 million baht na ibibigay ng Mr. Wilbert Tolentino? Makatarungan ba yan? Kung ako tanongin nyo, dapat ang kontrata ay kaliwaan. Yan ang prinsipyo ng kontrata, kaliwaan. At kung kontrata sa serbisyo, kagaya ng basketball player, si LeBron, si Stephen Curry, yung mga football player na sikat sa mundo, kagaya kay Cristiano Ronaldo, kay Leo Messi, bago binibigay sa kanila yung kanilang sweldo, pinaglalaruan muna nila. So, ibig sabihin, kada laro may kaakibat, may na kaparihan na halaga na dapat matatanggap nila. So, nag-decide kami, no, magta-transfer kami, ura-urada kami. So, nakarating kami ng 4 a.m. bago kami nakasettle down, nakapaghanap kami. Hindi na kami lumabas sa hotel. Nag-decide kami na mag-take out na lang kami ng food. Kinabukasan, pupunta kami sa Philippine Embassy ng Thailand. Lumapit na rin ako sa mga friendship namin, sa mga Filipino community. Doon po namin nalaman na hindi po pula siya attorney. Doon din nalaman, doon po rin namin nalaman na hindi pala siya nag-donate sa Yolanda. Haka-haka lang na sinabi na kumalat na lang sa internet na nag-donate siya ng ganun. So, we thought na maganda yung pakay niya sa mga kapwang Pilipino. This, I just want to clear everything because Sitang Buatong is trying to fabricate story against me. So, because he said in his live video that I am a liar. He doesn't understand the contract because I wasn't able to explain the contract well. So, this is the fact. 3 days before, Mr. Wilbert Tolentino, his manager, arrival in Bangkok. He dumped me out. He unfriended me in his Facebook account. So how can I explain the contract? So this is only the concrete evidence that he's fabricating story. Because I was in Thailand for a decade, I will not ruin my reputation. I am an educator. I am taking my master's degree in Bangkok, so I will not ruin my dignity. I will not ruin my reputation. Actually, nagsimula po ang hidwaan namin. Nakita ko yung tuloy niyang ugali nung papunta pa lang kami ng Pilipinas. Nung papasok kami ng immigration, ay nang mag-check-in po kami pala. Tapos, iniwan niya sa akin yung bag nila, pati yung tayo na kasama niya. Doon po nagduda ako sa kanya. Sabi ko, bakit niyo sa akin iiwan? Hindi ko talagang dadalhin pag papasok kasi baka masita pa ako. Kasi po, alam ko po sa totoo po, alam ko yung lifestyle niya sa buhay. Mayroon po magsalita, basta alam ko po yung lifestyle niya sa buhay.
So hindi ko po, ang ginawa ko po, hindi ko po dinala yung bag. So inantay ko silang bumalik tapos para makuha po nila yung bag nila. Kasi hindi ko po yung dadalhin. Baka nakakatakot po kasi baka masit up ako. Nasira yung reputasyon ko sa Thailand kasi hindi po ako mag-estudyan sa Bangkok ng isang dekada kung ako po ay masamang tao. Sobra pong sama ng loob ko sa nangyari sa buhay ko kasi nagtatrabaho ko para sa pamilya ko. Kailangan ko pong buhayin ang nanay ko. So, sobra pong hindi ko patanggap po na nasira ang trabaho ko dahil sa kanya. And sobra pong pasasalamat ko kay Sir Wilbert kasi dahil po sa kanya, nandito ako ngayon sa Pilipinas. Sobra pong hindi ko matanggap parang bangungot ang nangyari sa buhay ko. Masyadong nagtiwala ako sa kanya. Masyadong sobra yung pag-respeto ako sa kanya. Tapos ganun lang ang ginawa niya sa akin. We have reviewed the facts and circumstances regarding the issue involving Mr. Wilbert Tolentino and Thailand's mother Sitang. Both parties have already executed a first agreement and first contract and already have an agreement to sign the second one in Thailand. But the signing of the second contract did not push through because of misrepresentations and bad faith on the part of Mother Sitang. It is very clear that Mr. Wilbert Tolentino has a cause of action to seek legal remedies for breach of contract. However, Mr. Wilbert Tolentino will choose to treat this Mother Sitang incident as a learning experience and as a warning to fellow Filipinos to guard themselves against opportunists and scammers. So we all know that Mother Sitang has misrepresented herself to be a lawyer and a Yolanda donor, when in fact we found out later on that she is not one of these things. Rest assured, the Filipino people will be happy to know that Sir Wilbert Tolentino will continue with his endorsement for a cause which will benefit the urban poor communities in the Payatas and Smoky Mountain areas, and will continue also his advocacy through the Sir Will Foundation, which will eventually benefit the Philippine Red Cross. Ito pa guys, gusto kong malaman ninyo sa mga followers, hello, sa mga friends, sa mga hindi nakakaalam mula simula yung storya hanggang ngayon, gusto ko po ipaalam sa inyo na yung 70-30% na ino-offer ko kay Mother Sitang, kung ano man ang project makukuha ko para sa kanya, ay 70% sa kanya, 30% po para sa gastusin po sa videographer, wardrobe, accommodation, airfare, at yung mga bagay na kinakailangan para sa marketing tools po niya. Sa mga nag-comment ng magaganda para sa akin, maraming salamat po. My heart is grateful. Sa mga nag-comment po ng hindi maganda, naiintindihan ko po, malawak po ang isipan ko dahil alam ko maganda ang hangarin ko para sa lahat po. Maraming salamat din po, good or bad, rinerespeto ko kayong lahat.